Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw nga na to, nilabas na yung chapter 1026. And yes, ito nga yung pag-uusapan natin ngayong araw. Bali, nag-umpisa nga itong chapter na to sa scene sa Flower Capital. Nakita nga natin na patuloy pa rin yung nangyayaring Fire Festival, kung saan iyong mga tao nga dito sa Flower Capital nagkakasiyahan. Sa isang panel nga ay may kita natin itong si Tengoyama Hitetsu, nakasama si Toko. Tinanong nga ni Tengoyama kung nag-e-enjoy daw ba itong si Toko sa Fire Festival. Ang sinagot naman ni Toko, oo naman daw. Hanggang sa naalala na nga ni Tengoyama yung alaga niya na si Otama. At iniisip nga niya na sana daw ligtas lang itong si Tama sa Onigashima. So napag-usapan nga natin itong si Tengoyama Hitetsu sa spoiler video natin. As well as meron nga rin tayong maikling theory para sa tao na to. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung video na to, I highly suggest na panoorin nyo na. Anyway, sa sumunod na panel naman, may kita nga natin na napakakapal ng ulap sa kalangitan. At syempre dahil dito hindi aware itong mga tao sa Flower Capital na malapit na pala sa kanila itong isla ng Onigashima. Sa kabilang banda naman napunta na nga tayo sa scene sa rooftop, kung saan nakita nga natin dito yung isang Meris na tauhan ni Kaido. Bali, binobroadcast nga niya sa buong Onigashima kung ano yung nangyayari sa laban nila Kaido at Luffy. Sinabi nga ng Meris na malubhang sugatan na nga daw si Yamato. At sa himpapawid nga daw makikita ang dalawang magkaharap na dragon. Yung isa nga daw ay si Kaido at yung isa hindi daw niya kilala. Hanggang sa isang panel nga biglang na-realize ni Yamato na yung gustong maging ni Momonosuke nung time na nagkita sila nasa katuparan na nga niya sa ngayon. At isa na nga siyang ganap na malaking dragon. Bali, habang binabalita nga ng Meris yung nangyayari sa rooftop, dito bigla na ngang umatake si Kaido ng Bolo Breath, kung saan muntik na muntik na ngang matamaan neto si Momonosuke. At since nakita nga to ni Luffy, inutusan niya si Momonosuke na umatake rin daw ng kaparehas nung kay Kaido. Pero sinabi nga ni Momonosuke na wala daw siyang idea kung paano yun gawin, hanggang sa bigla na ngang tumalon si Luffy mula kay Momonosuke. At ginamit yung Gear 3 niya at inatake si Kaido ng Elephant Gun, kung saan natamaan nga nito si Kaido sa ulo. At pagtapos nga ng atake ni Luffy, inutusan naman niya si Momonosuke na kagatin si Kaido. Although takot na takot nga itong si Momonosuke dahil sa bigla niyang naalala yung mga masasamang bagay na ginawa sa kanya noon ni Kaido, dito matapang pangarin niyang tinuloy yung atake niya kay Kaido, kung saan may kita nga natin na talagang nasaktan si Kaido sa kagat ni Momonosuke. Pero parang nagulat lang pala si Kaido sa kagat na to ni Momonosuke. Kaya naman nakita nga natin na parang wala lang to kay Kaido. At dito nga sinabi ni Kaido kung ano daw bang trip na itong si Momonosuke. Bali, habang kagat-gagat nga itong katawan ni Kaido, itinignan ni Momonosuke si Kaido na may halong takot at sinabing sinira mo ang Wano na tahanan namin, yung tatay ko at yung nanay ko. At dahil nga sa takot ni Yamato dahil inaasahan niya na aatakihin na ni Kaido si Momonosuke, dito biglang ang tumakbo si Yamato para sana tulungan si Momonosuke. Pero naunahan nga siya ni Luffy at sinugod si Kaido at inatake yung mukha ni Kaido. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Luffy, nakita nating nayanig ang buong rooftop. At pagtapos nga neto, dito malakas ngang sinigaw ni Luffy kay Momonosuke na yung kinagat nga daw niya, which is si Kaido, isa sa mga emperors. Kaya bakit pa nga daw ba matatakot itong si Momonosuke? Nagawa nga daw niyang maatake yung isa sa mga emperor. Kumbaga, pinapalakas ni Luffy yung loob na itong si Momonosuke. O pinapataas niya yung confidence nito nang sa ganun nga naman maibigay ni Momonosuke yung 100% sa laban niya kay Kaido. At dahil nga sa may Meris dito sa battlefield nila Luffy, narinig nga ng lahat yung mga isinigaw ni Luffy kay Momonosuke. Sa isang panel nga nakita nating nag-uusap sila Sanji at Zoro patungkol sa tinutukoy ni Luffy na dragon, which is si Momonosuke. At hindi lang yan, dahil nga sa hindi aware itong si Luffy na naririnig siya ng lahat ng tao sa Onigashima, dito yung sinabi nga niya kay Kaido na tatalunin niya daw to, talagang narinig ng lahat. At yung mga samurai nga na nakarinig dito, tuwang-tuwa at talagang mas tumaas yung moral nila. Even yung mga miyembro nga ng Straw Hat Pirates na nakarinig kay Luffy na tatalunin niya daw si Kaido, sobrang positibo na magagawa nga ni Luffy yon, hanggang sa nagtapatan na nga itong sila Luffy at Kaido gamit nga yung kanabo na may Supreme King Saki
inatake ni Kaido si Luffy. Gamit naman yung kamaulang ni Luffy na may Supreme King's Haki, inatake niya rin si Kaido. At dito nakita nga nating halos hindi naglalapat yung atake ng dalawang to. At dahil nga sa lakas ng atake nila Luffy at Kaido, dito nakita nga nating nahati yung mga ulap sa kalangitan. At dahil nga sa nahati yung mga ulap, dito makikita nga natin na nagpakita na ulit itong buwan. Anyway, sa next panel naman, napunta na nga tayo sa scene kung saan naglalaban sila Inuarashi at Jack, pati na rin sila Neko Mamushi at Perospero. Dito makikita nga nating dihado yung kalagayan ng dalawang mink natin, since hindi nga sila nakasulong form nang dahil sa natakpan nga ng mga ulap itong buwan. Pero dahil nga sa nangyaring tapatan nila Luffy at Kaido, muling nanumbalik itong buwan. At dito bigla na ngang nagsulong form sila Inuarashi at Neko Mamushi. Sa next panel nga nakita natin kung paano na dumina nila Neko Mamushi at Inuarashi itong sila Jack at Perospero, hanggang sa tuluyan na nga silang nanalo. At sa huling panel naman ng chapter na to, nakita nga natin si Orochi na pinapanood pala yung naging laban nila Inuarashi at Neko Mamushi. At dito na nga nagtapos itong chapter 1026. Bali ngayon, i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre yung naging scene sa pagitan nila Inuarashi, Neko Mamushi, Jack at Perospero. Though off-screen nga yung naging laban nila nung una, hindi pa rin natin maipagkakaila na talagang malakas itong sila Perospero at Jack. Yes, marahil nagtataka kayo kung paanong nakalamang itong si Perospero kay Neko Mamushi, kahit hindi siya nakasulong form sa time na to. Hindi naman sweet commander itong si Perospero, diba? Bali, ang masasabi ko lang dito, napaka-underrated netong si Perospero. Siya nga yung panganay ni Big Mom sa lahat ng anak niya. Pero hindi pa rin natin mapagkakaila na yung Devil Fruit na taglay niya talagang napakalakas. Nakita rin naman natin during Whole Cake Island arc yung capabilities ng lakas ni Perospero. Kaya para sa akin, deserve pa rin niya na tawagin na isa sa mga pinakamalalakas na anak ni Big Mom. Sa part naman ni Jack, yes, natalo nga siya ni Inuarashi. Pero it doesn't mean na mahina na kagad siya. Kung matatandaan nyo, marami na ngang natamong sugat sa laban itong si Jack bago pa niya malabanan ng solo itong si Inuarashi. Kaya masasabi nating hindi na 100% si Jack nung nakalaban niya si Inuarashi. Kumbaga, mas determinado lang talagang manalo si Inuarashi, since gigil na gigil nga tong maipaghigante si Kozuki Oden. Anyway, sa part naman ni Orochi, marahil marami sa inyo nagulat na buhay na naman itong si Orochi. Pero para sa iilan, alam kong hindi na kayo nagulat, since gaya nga ng lagi kong sinasabi, ang way lang para masatisfy tayong mga fans sa pagkamatay na itong si Orochi, pwedeng si Momonosuke o si Hiyuri ang mismong papatay dito kay Orochi. Nang sa ganun nga naman, talagang ma-justify yung mga ginawang masasama ni Orochi sa Wano. At speaking of Hiyuri, in Japanese mythology nga, si Susanoo daw yung nakapatay sa Yamata no Orochi. Bakit niya to pinatay? Para nga daw mailigtas yung prinsesa na si Kushinada. So kung i-relate natin to sa nangyayari ngayon sa Wano Arc, pwedeng dumating yung time at makaharap ni Hiyuri itong si Orochi. Since maraming ang nagsasabi na yung silhouette na nakita daw natin sa pagtatapos ng chapter 1004, si Hiyuri daw to. At gaya nga ng pagliligtas ni Susanoo sa prinsesa na si Kushinada, tingin ko ang magliligtas naman kay Hiyuri, yung kapatid niya mismo na si Momonosuke. Since malaki na nga si Momonosuke ngayon. At kung magkataon man at si Momonosuke nga mismo ang makapatay kay Orochi, diba sobrang satisfying nun? Kumbaga, ang susunod na shogun ng Wano ang papatay sa current shogun na si Orochi. Anyway, sa part naman ng scene nila Kaido, Momonosuke at Luffy, sobrang nagustuhan ko nga yung scene kung saan minotivate ni Luffy si Momonosuke. Kumbaga, gusto ni Luffy na tanggalin yung kaba sa dibdib ni Momonosuke. Nang sa ganun nga naman, makalaban itong si Momonosuke ng buong lakas niya. At para maipaglaban rin ni Momonosuke yung pinaglaban ng tatay niyang si Kozuki Oden. Sa part naman ng sagupaan nila Luffy at Kaido, gaya nga ng sinabi ko sa last video natin, itong paghati nga ng kalangitan sa laban nilang dalawa, indication lang sa atin to ni Oda na isa na ngang ganap na emperor level si Luffy. Yes, sa mga unang bahagi nga nitong Wano Arc, talagang hindi pa ganun kalakas itong si Luffy. Pero during nga sa proseso, nagawa ni Luffy na mas lumakas pa. At yung improvement nga na nakikita natin kay Luffy, talagang
mas bumibilis. Kaya naniniwala ako na sa muling pagkikita nila Luffy at Shanks, pati na rin yung tatay niyang si Monkey D. Dragon, paniguradong mabibilib itong dalawa na to kay Luffy. Bali kung si Kaido naman ang pag-uusapan natin, oo, napakaraming ang natamo ni Kaido na atake mula sa mga nakalaban niya na. Pero kung iisipin nyo, diba parang normal lang naman to kung isa ka sa pinakamalakas na nilalang sa mundo? Kumbaga tingnan nyo na lang yung nangyari kay Whitebeard during Marineford War. Sobrang daming ang natamong atake ni Whitebeard. In fact, hindi lang mga pipitsuging nilalang yung mga nakalaban dito ni Whitebeard. Kumbaga yung mga best of the best yung nakaharap dito ni Whitebeard. At even though namatay nga siya sa huli, nakita naman natin na talagang niminsan, wala siyang inatrasan na kalaban. So na-brought up ko nga sa inyo itong si Whitebeard dahil sa ito yung vibes na nakikita ko ngayon kay Kaido. Napakarami nga niyang natamong atake mula sa iba't ibang nakalaban niya na. At sa ngayon nga, napapalapit na ng papalapit yung huli niyang laban, paniguradong kahit tayong mga fans na naiinis kay Kaido, paniguradong re-respetuhin pa rin natin siya dahil sa tapang na ibinigay niya sa laban. Anyway, ngayon nga nakaset na itong battlefield para kay Luffy at Kaido, naniniwala ko na sa mga susunod na chapters, ibabalik na ulit tayo ni Oda sa mga nagaganap na laban sa ibaba ng rooftop. At paniguradong mas kaabang-abang yung mga nangyayari dito. Since yung mga nagaganap ng laban dito, talagang crucial sa nangyayari ngayong gera. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin. So yun lang. Peace!